kami ngayon dito sa tanggapan ng Departamento ng Paggawa upang ihapag yung aming kahilingan kaugnay doon sa mga manggagawa ng Chemtex at mga manggagawa ng Tanduay. Sumisigaw ng katarungan ang mga manggagawa ng Chemtex. Pinagtatakpan ng Department of Labor ang paggawa ang Chemtex doon sa kanilang kapabayaan kaugnay doon sa health and safety standard. Ano po ba ang mga ginagawang paglabag ng paggawa ng Chemtex? Kitang-kita po ng fact-finding team na binubuo ng iba't ibang organization at institusyon, lumalabas doon na hindi naging wasto yung ginagawang pag-iimbak doon sa mga chemicals. Yung mga chemicals na fire hazard o mga highly flammable materials, dapat po yan ay inilalagak yan sa isang ligtas na lugar. Wala rin pong mga fire exit. Kaya po yung malaking bilang ng mga manggagawa ay natrap doon sa second floor na kung saan doon ginaganap yung tinatawag na assembly. At wala pong matakbuhan yung mga manggagawa kung kaya't natrap ang maraming manggagawa doon sa second floor at doon namatay. Sa ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po ang welga doon. Nasa harapan pa rin po sila ng gate 2 ng Asia Brewery kung saan naroon po rin po sila at nanawagan para sa tuloy-tuloy na ginagawa namin laban upang kami maregular sa trabaho at ang kontraktualisasyon sa Tanduay ay ibasura. Nagkakaroon po kami ng harassment dyan sa mga gwardiya po ng Asia Brewery, nung usang kasama rin po dyan ang gwardiya ng Tanduay at may nalaman po namin na nung unang gabi pa lang po ng aming welga ay nagbaba po sila ng dalawang truck ng mga civilian doon at pinagsuot sila ng mga uniforme ng gwardiya na pinaghihinalaan po namin sila yung mga goons. Marami po sa kasama namin ang nasaktan at marami po sa amin yung mga kasama ay napaalo ng mga gwardiya nito. Malinaw, no, na walang ginawa ang Department of Labor. Dapat tungkulin ng Department of Labor na itaguyod yung interes ng mga manggagawa. I-uphold yung interes ng mga manggagawa katulad ng kanilang karapatang magwelga. Pero sa kabila nito, nagsasawalang kibo ang departamento sa gitna ng ginagawa ng pandarahas. Kaya nandito kami upang maningil din dito sa gobyerno ni Ninoy Aquino sa pamamagitan ng kanyang ahensya, ang ahensya ng paggawa. Dapat managot ang gobyerno ito dahil tuloy-tuloy na nagaganap itong mga kapabayaan ng Department of Labor dahil walang nananagot. Ibig sabihin, itong nangyari sa Chemtex, marami pang mga naunang pangyayari dyan. Marami mga manggagawang namatay. Halimbawa sa Novojin, sa Botuan City, 18 manggagawa sa garment ang namatay. Dito sa Asia Tech, alam ko 7 itong mga manggagawang namatay dyan sa Asia Tech. So ibig sabihin, patuloy na nagaganap itong kapabayang ito. Dapat may managot dito. Panawagan namin sa DOLE ay kung saan agad ng aksyon ng bagay nito, ang isyong ito. Sapagkat marami na po sa aming mga asama ang nasasaktan. Huwag na po sana tayo maabot sa humanto sa bagay na may isa pa pong malubang masaktan o mas huwag na po na sana mangyari na may masawi pa. Sapagkat itong contract compensation na ito, talaga hindi po ito maganda para sa aming manggagawa. Buster na po sa aming karanasan. At kung hindi nyo man pumagampan ng trabaho nyo, sana mag-resign na lang po sa trabaho nyo. Kay Pangulong Ninoy Aquino, kayo na po may sawi sa amin. O sa mga mamamayan, na kami po ay inyong boss. Sana po sa pagkakataong ito, ay ipakita nyo po sa amin at malaman namin kung talaga kayo may boss. Pakinggan nyo po ang mga hinaing na manggagawa. Pakinggan nyo po ang hinaing na mga mamamayan. Sana po, ang mga ibasura nyo na po ang contract compensation. Ito po itinig po sa aming mga manggagawa. At ang ngayong ipatupad nyo po ay ang regulasyon sa trabaho. Kung gusto po naming mangisda doon sa labas pa, eh hindi na po kami makakalabas dahil po ang tingin namin yan magiging private na. Ibig lang pong sabihin yan, ang lawa po ng Laguna ay kukulong.